What's up mga ka-teammate, Mr. BTK po ng basketballista ng Canada. So andito ngayon ako sa isang kids birthday party na invite po ko ni Arner Wilton. So salamat po, shout out ng Wilton family sa pag-invite nyo dito sa birthday party. Salamat po. So ngayon, good timing po mga ka-teammate kasi nandito po yung isa sa pinaka-popular dito sa Canada, ang sports clothing distributor po ng buong Canada dito. So ang Jekasa International. So marami nagtatanong sa akin about dun sa PBA Moto Club. So ito na yung chance natin para tanungin po natin ang owner ng Jekasa International, si Jake. Buena pe mga ka-teammate! Woo! Welcome! So ito na! Welcome back! We are welcome glad back to hear you back here in Edmonton! Okay, so Jake, unang-una ang tanong regarding una yung Moto Club, siyempre, unahin natin yung Edmonton. Kamusta naman yung pagpunta ng Moto Club sa Edmonton, yung ginawa nila? Siyempre, yung sabi nga ng PBA Moto Club, yung first impression na ginawa ng Edmonton, sila yung starting city. So, nasiyahan sila kasi nakita nila yung crowd, nakita nila yung pag-welcome kahit saan sila pumunta. Kumbaga, ang dami nang nangyari bago pa sila dumating ng Canada. Nakita nila paano i-welcome ng mga Filipino community. Nice. So, yung namang yung ginawa na June 10, kamusta naman yung, kasi, ewan ko, okay lang itanong to, no? Kasi maraming tanong, Kumita ba yan? Parang gano'n, maraming nagsabi. Ang sabi ko naman, hindi ko makasagot yan. Ako lang, taga-ako. Bigay lang ako ng mga pero makakasagot niyan yung mismong promoter ng like ganun. Yung sa June 10 kasi na event, kasi marami rin nakikita na tinitingnan kasi nila yung mga bakanting upuan. Number one kasi dyan, hindi yung bakanting upuan na titignan dyan Yung venue itself is 2,500 ang capacity. Ang bumili ng mga ticket natin is around 600 or more. So from that point, ayoko na lang magbigay ng numbers kasi kung hindi kami kumita, hindi ko rin pababalikin o hindi rin ako mag-offer na bumalik ang PBA Moto Club sa Edmonton. Yun na lang ang yung tignan na lang nila. Ayan mga ka-teammate, nasagot na po yung tanong nyo sa mga taga Edmonton. Yun naman sa iba kasi tiba merong Canada tour. Gaganda ng mga pinuntahan nila. Punta kayo na Regina, Winnipeg, Calgary, right? So, isa-isayin natin yan. Ano ba yung mga na-experience sa mga PBA Moto Club pagpunta nila sa iba-ibang province? So, iba't-ibang experience, iba't-ibang pag-welcome. Kasi, kumbaga, kanya-kanyang city, may kanya-kanyang strength in regards about, kumbaga, sa lugar nila, kung ano yung mga lugar na pwedeng puntahan, yung community nila, kung paano tayo mag-welcome, yung Filipino businesses na mag-welcome din sa PBA Moto Club. Same lang din sa Edmonton, kami nagpapasalamat din sa mga sponsors ng mga Filipino business sa Edmonton kasi kung wala sila, hindi magiging successful yung PBA Moto Club. Awesome! Amazing! So anong pwede mong i-add sa kanila para naman baka mapanood ng mga PBA Moto Club yung mga nagpunta dito? So abangan nyo yung next nila, yung Revanse Edition. Wow! Next year. Akalain so, mo yun? Meron na agad kaming inaayos for next year na mga cities na magiging part nito. Kaya abangan nyo yung mga susunod na opportunity na makita nyo yung mga PBA idols natin in the flesh. Tapos marami pang mga pwedeng sumamang player na kumbaga si Poy Poy, yan, sinasabi nila, alright, isasama nila. So kumbaga sila Kuya Ping, willing silang bumalik kasi nabigyan talaga natin ng magandang experience. Awesome. Ayan ha. Sa lahat ng mga basketballista ng Canada, siguro naman nasagot naman ng kahit papano ni Jake Bonepe yung mga tanong nyo regarding do sa pagpunta ng PBA Moto Club. So sa PBA Moto Club, amazing. Thank you, Jake Bonepe, mga ka-teammate.